So welcome guys ulit sa Bayan Trading Channel. Kung bago ka, click na subscribe, bell button para sa daily notification ng video natin. Ngayon kung matagal ka na sumusuporta, tuloy-tuloy lang. So aral-aral lang tayo, sharing lang tayo ng knowledge sa trading, tsaka sa investing. So ngayon pag-uusapan natin, last time discuss natin is yung IPO ni Axelium. So quick disclaimer lang guys, basahin nyo yan. Para kasi importante rin yan. So yun nga, ang maging topic natin ngayon is tungkol kay All Home. So ito yung pangatlo sa IPO ngayong 2019. So hindi pa natin alam kung may mga susunod pa na IPO. Pero bukod dito, may mga follow-on offering tayo nakita kay SLI, may follow-on offering yan. So nalimutan ko magkano yung, ano, yung follow-on offering niya. Tapos kay All Home, bale, ito na yung so far pinakamalaki ngayong taon. So, 20.7 billion. So, yun ang pinakamalaki ngayong taon, 30% public float. So, hindi na natin in detail yan. Bale, 30% public float kay Axel, yung 28.5 something ang float mo. So, bale dito, ano bang tinitinan natin lagi? Yung tinitinan ko lagi pala. So, ito yung thought process ko sa pagtingin ng IPO since wala pa siyang chart or wala pa siyang movement ng prices. So, tinitingnan ko agad kung anong paggagamitan nila sa IPO nila. Siyempre, napaka-importante yan. Napaka-importante yung mga paggagamit nila sa IPO kasi ano pang magiging basihan natin kung para bilhin natin siya o hindi. So, siyempre dito, ang paggagamitan niya is yung plano niya magtayo ng 38 na store. So, kasi maraming kind ng store to si All Home. Meron itong small scale store, may mga large format, medium format, may mga iba't ibang klase ng store yan. So, 38 new store until 2020. So, in 1 year, pag na-cover nila lahat yan, dadagdag yan sa foothold nila. So, syempre, ibig sabihin, no, mas maraming income. Kasi, mas malaki yung exposure nila, mas maraming income. Tapos, yun lang, medyo inaiwan ko dito is yung debt repayment nila, which is hindi naman nila sinabi kung magkano percentage ng IPO. Bali si Wilcon, kung matatandaan nyo, check nyo na lang din, halos ganito rin yung main reason niya. So, meron siyang expansion plus may debt repayment. Pero kaso, maliit lang yata, dinisclose niya yata yung debt repayment niya. So, hindi ko matandaan nyo. Tapos, isa pa, tinitingnan ko yung income niya last 2018. So, ito makikita nyo sa company prospectus. Pakita ko sa inyo mamaya kung saan ba nakikita yun. Unfortunately kasi, yung mga nasa labas ng Pinas, hindi kami allowed, ewan ko ba't merong black nag, merong hindi kami allowed na makita yung prospectus. So, pakita ko sa inyo mamaya kung bakit. 2018, ang generated income is 7.19 billion, which is malaki yan, napakalaki yan. Blue chips na yan kung tutuusin. Tapos, yung net income niya is 511 million. So, dito, again, masyadong maliit yung profit margin niya. Isipin mo 7 million tapos 500 million. So, wala pang 10% yan. At least sana, para sa akin, maganda na yung 15% na profit margin. Siyempre, ano yan, raw computation niya. Marami pang mas malalim na computation niya. Pero basic na yan, more or less, hindi nalalayo sa TSA. Ano yan, sa hindi nalalagpas ang 10% yan. So, itinitin na natin. Una, saan gagamitin yung IPO? Para maging bullish tayo sa kanya. So, may debt repayment. Hindi naman siya binanggit kung magkano. Pangalawa is, yung income niya, 7.9 billion. So, malaki yan. Pero maliit yung profit margin nila. So, tingnan natin yung, ito yung pinaka, ano ni All Home. Pinaka website niya. So, ba't ba natin tinitingnan, guys? So, syempre, kailangan makita natin kung bibili natin to. Kailangan makita natin kung anong industry siya, anong klaseng business siya. Kumbaga, gawa natin siya ng industry appraisal. So, hindi naman ganun ka-in details yung gagawin natin. Gusto lang natin makita kung saan ba siya nakahanay. Siyempre, unang-una yung tulad nung kay Axelium. Check nyo yung video kung hindi mo mapanood. Tingnan na natin yung competitive advantage niya. So, All Home kasi, ang kinikater nito, more of home improvement. So, may furniture, may homewares, lighting, kumbaga lahat yan para sa home improvement, pero din siyang mga hardware and tile. So, ito pang ano, mga hardwares na lahat yan. So, more or less, ang talagang kompetensya nito sa market, sa stock market, sa listing, is Wilcon.
So, kung nakita ko dito, hinabol niya yung price ni Wilcon na more or less nandun sa ano na yun. So, check out yung price ni Wilcon. So, yan guys. Segue ko lang. Sana bumawa pa si BTC. Nakashort kasi sa atin yun. Okay. Tignan natin yung price ni Wilcon. Kasi ito yung kakompetensya niya sa market ngayon eh. So, 16.90 yung price ni Wilcon. Ngayon, ang offer nito ay 16 something din. 16 something din ang offer ni All Home. 16 point something. So, tingnan natin kung ma-browse ba natin yung ano. So, nakalagay ito dito. So, ulit. Ito kasi, pagpunta nyo sa website, yung website yan, allhome.com.ph, pangkita nyo ito sa baba. Ito, pumunta kayo rito kay sa prospectus. So, napaka-importante yung prospectus na yan. Diyan kayo pumunta, tingnan nyo yung competitive advantage niya, kung gaano ba kalaki yung foothold niya na, gaano ba yung mga store niya, yung income niya nandyan, makikita nyo, yung mga subsidiary niya nandyan. Yun nga guys, hindi ko makita yung, hindi ako allowed mag-view, hindi ko alam kung bakit. Nakalagay dito kasi pag wala ka sa Pinas, bali hindi ka makapag-view. So, tinry ko, hindi pa rin talaga siya gumana. So, bali guys, ang ano na lang dito, ang pinaka, titingin na lang natin, una, sino bang mga kompetensya nito sa market? Bukod dun sa nasa listing. Siyempre, marami nang kompetensya si All Home sa market. So, nandyan si SM, mga SM Furniture, marami dyan. Yung si Santa Lucia, meron din yan. Si Robinson, meron din yan. Tsaka yung mga small scale. So, yung ganitong line of product, hindi naman siya laging in demand. So, hindi naman natin sinasabi hindi siya tataas, pero siyempre, maraming limitation yan eh. Kasi hindi naman siya tulad ng supermarket na daily necessity ng tao yung itinitinda nila. So, pero in positive note nga, nakita niya 7.19 billion tapos 511 million yung ano niya, yung pinaka net income niya. So tingnan natin si Wilcon kung magkano ba yung kinita nito noong 2018. So balikan tayo ng konti, tingnan natin. So ito. So kay Wilcon 21 billion tapos sa 1.8. So normally yung gantong kind ng listing o kaya ng gantong kind ng business, yan talaga naglalaro kasi 21 billion tapos net income is 1.8. So wala pa ring 10% niyan. Tingin ko diyan na talaga naglalaro yung net income ng mga gantong type ng business. So ang magiging ano natin dito, magiging take natin dito, ang take ko kay All Home, magiging positive to sa pagbukas niya ng market. So, October 10 ang labas nito, tapos tentative pa yung price na 16 point something, hindi ko na lagay, pasensya na. Kay Business World, makikita nyo yan, tentative pa yun, bali, pwede ba siyang mabago, tulad ni Axelio. So, ang mga mababenefitan dito is Vistaland. Bakit? Kasi yung Vistaland, kung makikita nyo, ito, under siya ni Vistaland. So, normally, kung ano magiging galon ni Vistaland, maapektuhan din sa All Home. Kasi Vistaland, overall yan eh. Pinaka big picture yan. Tapos si All Home, bali ano lang siya. Para subsidiary lang siya kung titingnan natin. So, ang take natin yan kay All Home, tulad kay Axelium, tingin ko hindi to aangat ng dire-diretso. Kasi nga, madaming parang maraming underlying asset dito kay All Home eh. And, yung sa 16 pesos na ano niya, na public na ano niya, na IPO niya, natataasan talaga ako. Para, personal ko naman yung guys, hindi ko alam kung paano nyo binubyo yun. Pero para sa akin, natataasan ako dyan. Siguro okay sa kanya sa mga 10 hanggang 12 pesos. So 16 pesos, pero natataasan pa ako sa alam baguhin nila yan. Para mas maganda yung opening niya. Kasi kaka-open din ni Axelium eh. So magiging ano yan, magkakaroon ng competition niya sa mga traders. So, yun lang guys. Happy trading mamaya. Simula na ng Investa Cup. 3 weeks yun bago magbukas yung tunay na Investa Cup. So, sali kayo doon guys. Maraming matututunan. So, happy trading and God bless.